Malapit na, pwede na. Hindi, okay na. Kayang kaya na. Harap wala na yan. Sige po, ako po'y nararating lamang, pero sinigang po namin makahabol na upang makapagbigay ng maiksing pagbati, maiksing po lamang ang pagbati dito sa ating isinasigawang pag-iipon. Pero siyempre, babatid ko muna yung mga boss natin, si ARD Mengito, sir. And of course, ang mahal na mahal natin, si Dr. Almeda. Ma'am, magandang hapon po. At sa inyo pong lahat, kaligayang araw ng mga guro. Ngayong hapon na ito sa inyo lahat, mga kapatid na guro sa Metro Manila. Ang araw po na ito ay dapat lamang ipagdiwang, alam po natin yan. Ginagawa natin ito taon-taon sa ating mga paaralan. Ano pong ginagawa ng ating mga bata? Binibigyan tayo ng bulanglak. Ang ginagawa ng ating mga principal, binibigyan tayo ng tanghalilan o merienda. Anong ginagawa sa atin ng gobyerno? Binibigyan tayo ng pabuli. Binibigyan tayo ng parangal. Anong ginagawa sa atin ng mga negosyante? Nililibre tayo sa MRT. Nililibre tayo sa Enchanted Kingdom. Binibigyan tayo ng mga discounts at ng kung ano-anong premis. Pero mga kapatid, mga kasama, mga kapatid na guro, kulang ang lahat ng ito. Kulang ang mga libre nito. Kulang ang bulaklak. Kulang ang pabuli. Ang kailangan po natin ay kilalanin ang karapatan, ipagtanggol at proteksyonan. Tayo bilang mga guro, higit sa lahat, ang ating dignidad ay mapanghawangan at hindi mawala. Yan po ang nawawala sa atin sa kasalukuyang kalagayan natin mga guro, ang ating dignidad. Bakit po natin nasabi yan? Ilan ba dito ang may utang sa Manila Teachers? Taas ang kamay. Kasama ako doon. Ilan dito ang nag-buy out ng utang sa Manila Teachers, binuy out ng PR bank? Taas ang kamay. At least hindi ako kasama doon. Pero may utang din ako sa city savings sapagkat hindi natin kayang pagtutungin ang pangangailangan natin at ng ating pamilya. Dahil po sa parat na gobyerno natin na simula pa noong 2012 ay walang adjustment sa ating sweldo. Pero tandaan natin mga kapatid, na simula 2010 na umupo ang ating Pangulong Aquino, walang inisyatiba ang Aquino administration upang mag-legislate ng batas para sa ating sweldo. Ang huling momento na tanggap natin through legislation ay noon pang 2009. 2009 pa po yung SSL3. At ang huling increase sa ilalim ng Pangulong Arroyo noong 2010. Pagkano yun? 1,451 pesos. Sa ilalim ni Pangulong Aquino, dalawang ulit na nagkaroon ng adjustment, 1,450 lang. Tinapos pa ng piso, mga kapatid. Sayang din yung piso. No? Pero, hindi itong issue ng piso, hindi itong issue na kung magkano, hindi itong issue na kung ano ang binibigay. Issue ito kung paano tinatrato ang mga guro sa ating lipunan, sa ating bansa. Hindi itong issue kung mabilis bang naibigay ang PBB. Sapagkat huwag nating asahang mapapabilis. Because the scheme itself of this PBB, mabagal po talaga, hindi patas talaga, mag-aaway talaga tayo at marunumihan ang ating kamay upang makakuha tayo ng 35,000 pesos. Yun po ang masaklat na katotohanan mga kapatid. Hindi PBB, lalo hindi RPMS na tayo magkakantakuba sa kakatrabaho at wala na tayong magagawa kundi report, report at report pa. Yeah! Kaya kailangan natin magturok, magturok at magturok. Diyan tataas ang ating NAT na hindi natin kailangan dayain. Diyan tataas ang achievement ng ating mga bata na totoong achievement at totoong sila'y natuto. Pasensya na kayo mga kasama. Nagiging emotional ako. Sapagkat sino hindi malulungkot sa ating kalagayan? Konting tibot, tignan mo lang na masama ang bata, i-demanda ka na. Yes! Sumigaw ka lang sa klase, ma, bibigyan ka na ng parusang suspension. Tama! Samantalang lumaki naman tayo sa palo ng mga teacher natin noong araw. Yes! Nang
At ito yata yung teacher ko ng grade 1. Ma'am, salamat po sa'yo. Sa Santa Quintana Elementary School, kung hindi ninyo ako binulbe, hindi ako naging teacher ngayon. Tama! Pero ngayon, yakin tayo. Konting pagkakamali mo, nandun ka na sa TV. Ini-iskandalo ka na hindi mo man lang maipagtanggol ang iyong sarili. Sapagkat walang magbibigay sa iyo ng abogado. Anong kailangan natin, mga kapatid? Intindihin, unawain, at mulat na pag-aralan ang kalagayan nating mga guro. At hanapan natin ito ng solusyon. Hindi sa gobyerno, sapagkat napatunayan natin sa mahabang panahon na hindi lumilingang. Hindi sa kung sino man, hindi sa kung ano man, nasa ating pong mga kamayan. At kung magaganap po ang lahat, kung maibibigay po ang lahat ng mga batas na kailangan natin para sa ating proteksyon, para sa ating karapatan, at para sa ating dignidad, tandaan po ninyo, baka hindi, lalo hindi mapupuno ang kuneta Astrodome tuwing October 5. Bakit? Dahil araw-araw dapat ay araw ng mga guro. Magandang hapon, mga kapatid. Magandang hapon, mga kasama. Mabuhay tayong mga guro. Mabuhay, Aki Guro! Mabuhay! Mabuhay! Okay, game.